humanap ng pagkakakitaan. At then, Rick, yun yung mga day old na loans na yung kumanyaki ang nilalagyan ng magnegosyo sa bakuran. May seeds yan na bunga, di ba? Negosyong agrikultura. I mean, pwedeng dayuhin ang production ng nursery ng kakao. Kasama si Amy Boyko. Ang ating programa kasi, no? Makinig sa mga eksperto. Doktora Corazon Occidental, Engineer Rosendo So, at Doc Sosie De Leon. Agree ako dyan. Magandang araw, ako po si Amy Boyko at ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, kasama ko po si Doktora Corazon Occidental at si Engineer Rosendo So, ang chairman ng Pinag-usamahan ng Industriya ng Agrikultura. Hello po! Hello again, Amy. Hello, hello again, Rosendo. Yeah, hello, Doc. Kamusta po kayo? Medyo tumataas po yung bilang ng mga may COVID ngayon, no? Bilang, sabi nila, ito daw yung second wave. Pero we hope and pray na magkakita-kita na po tayo. Sabi ko nga sa inyo, ang tagal na natin, naka 1 year na tayo. Naka one year na tayo. Ayun, yung bakuna. Actually, may order kami. Kasendo, nag-join ako sa Go Negosyo eh. Pero ang promise, July. Balita ako yung mga nag-join naman sa Chinese Chamber of Commerce. Ewan ko kung saan nag-join. Ah, meron itong na daw. Dapat March. Ikaw, nag-join ka? Nag-join ka? Yeah, oo. Sa sign na ba ka? April 20 to 30 ang dating. Mauna kami. Mauna kayo. Kasi kami sa COVAX naman, yung COVAX naman kami, yung sa India, yung kay Go Negosyo, ang promise, June. Kaya nag-order ako ng 500. Or 500 na tao. Pati mga empleyado na, para sigurado. Yung buong barrio niya. Yung buong street niya. Babakunahan niya. Kami naman dumami kasi yung pamilya ng mga employees yan, isinama. Yeah. Yun. Kailangan yun. Kailangan natin yun. Ang mga empleyado. Yung pati pamilya kung nila. Kung tayo lang, ba? Konti lang. Pero yung mga empleyado, kailangan natin. Kanegosyo natin mga yan. Correct. So, problema sa pandemic, problema sa ASF, problema pa sa mga regulations ng Department of Agriculture na nakaka-apekto sa ating hanap buhay ka, Sendo. No? Yeah, so, oo. Kami sa PBDA. At least, kung makita natin, humina yung consumption din. No? Consumption ng pagkain. Ibig sabihin, Buying power. Wala pa rin. So, ang yung kailangan, yung alternative na mga cheaper source ng protein like yung itlog, gulay, so, di ba? Sana sumipag. Kaya yung mga gulay, importante yan. Sa mga probinsya, alam mo ba yung Emmy, kung sa province, yung mga cargador, yung mga na nagtatrabaho lang na hindi permanent na, kasi yung mga cargador hindi daily, mayroon silang trabaho. Pero alam mo, sa tabi-tabi lang, doon sa peace park, kumukuha sila ng kampo, yung mga wild kalabasa, gano'n, no? Yung uwi nila. Sa probinsya, mas walang problema. Opo. Walang problema sa hunger. Oo. Sa Maynila. Sa Maynila kung malakang mag-away kayo ng kapitbahay. Every galaw, pera. Yun ang problema rito. Oo. Pero yung malunggay kong puno rito sa Metro Manila, doon sa labas, kinukuha nila yung dahon eh. Inaabot sa bakod na, inaabot. Inaabot sa bakod. Pag nakalingat yung ibig sila, talaga nagugutom na yung mga kapitbahay. kami naman dito sa Nabalitsa, sa harap ng bahay, meron kaming tatlong puno ng kalamansi na talagang tumubo. Ayun, hindi na kami bumibili ng kalamansi. Pero hindi naman inaagaw ng kapitbahay. Pinapamigay na lang. pero yung mga ano, yung kalamansi, okay yan. At least anytime, kukuha ka lang sa backyard. Please yun. Mm-hmm. Kaya sana nga matuto kayong magtanim yung mga taga Metro Manila ngayong pandemic eh. Magkaroon ng positive impact. Kaya pinapromote na ang show. Urban gardening, di ba? Yes, nakita ko. Hindi, pero in fairness sa DA, yung high value crop, magaling sila.
Sana ma-transfer sa ma-transfer sa livestock. Ilang problema natin. Sabi naman ni ano nung yung huling speech na narinig ko kay Secretary Dar, ini-encourage naman din niya dito tayo sa livestock na whatever mga suggestions, opinions, recommendations, punta lang kayo, suggest nyo sa staff at gagawin daw nila. Okay. At least may ganun na encouragement. Medyo mas okay. Wag lang yung ano, wag lang yung importation ng sunod. Pero sa dami ng sulap at saka mga naging kakampi naman natin diyan sa aspect na 'yan. Yeah. Sana na mapakinggan tayo. Papasalamat tayo sa Kongreso at saka Senado at least pinakinggan yung support sa local interest. Kung paano ilaban ni Senator Amy Marcos, ni Senator Villar, kung paano nila i-justify yung mga figure na pinag-send ni Casendo. So, paano siguro nakakaalis na ng pagod sa part ng grupo ni Casendo, 'di ba? Yung ganung suporta. Maganda 'yon, at least ay ano, at least sana makita ni presidente kasi ang nakakalapit sa presidente yung kabinete nila. Pero at least yung Senado nagsalita. Malaking bagay 'yon para sa atin. Yeah. And kaya nga may show si Amy na ano eh, 'di ba? Yes, agree tayo. Ito eh, ano to, sana eh makapukaw sa damdamin ng mga Pilipino, di ba? Lalo silang magtanim, lahat gamitin ng lupa. Yun yung napakalaking konsuelo din sa atin. Kasendo, yeah. No? Maswerte tayo. Yeah, maswerte tayo dito na ano, maraming pwedeng tamdan. Di ba? Ano bang tatanim natin ngayon na, ay, ano bang topic natin ngayon, Amy? Ano i-encourage natin itanim ng mga kababayan ngayon, di ba? Yes. Oh. Ito po, alam niyo po ba, nung panahon ng pandemic, itong pag-uusapan natin, medyo nawala sa picture. Kasi hindi sila nagtanim na to, nakabalik na lang po ito nung medyo lumuwag-luwag na. Based po sa aking mga nadinig, no? Dahil so, sa quarantine. So, pag-uusapan po, yes, dahil po sa quarantine. Ngayon po, pag-uusapan po natin ay kalabasa. Sabi nga nila, kumain ka ng kalabasa at lilinaw ang iyong mata. Pampalinaw ng mata. Okay, good good topic. Okay sa akin yun. Kailangan na kailangan yan. Saka sabi nga ni Doktora, source of protein. Yan, so kailangan na kailangan po natin ng kalabasa. At hindi yata kumpleto ang pakbet kung wala ang kalabasa. Diba? Exactly, yes. Maraming so, putahe. Ating pag-uusapan ngayon. So, ako ready na at pero mas gusto niyong kalabasa, yung matikas o yung malambot na? Ako yung matigas. Medyo malagkit. Nagkaiba kami ni Doktora. So, parang tarot. May humuyait, yan. Pero madami pong putahe ang ano, kalabasa. Kanina nga, napapaisip ako, kalabasa na mayroong crab. Yung ginataan na mayroong animal. Ako naman, binapamiss na kalabasa. So yan, madami po tayong pag-uusapan kayong araw. Abangan niyo po yan. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Ayan, sabi ko nga po sa inyo, meron tayong makakasama at ito po ay pangalawang beses na sa atin. Ayan, siya po ay galing ng Bohol, Poblacion, Benonito. Bohol, yan, para eksakto ang ating lugar. Yan. Tapos po siya po ay farm technician, local farm technician. At meron po siyang 6,400 subscribers sa YouTube. Ganyan, kadami ang follow at talagang pinapanood po itong ating guest kasi sa dami nga po niyang alam sa pag-aagrikultura. Ngayon po, papakilala ko sa inyo si Tatay Jose Ortida. Hi Tatay, hello po muli. Magandang hapon po Ma'am Amy, Doktora Pura at sa Casendo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po, magandang si hapon, Jose Ortida. Yung pong barangay namin po sir ay Nueva Esperanza
Bin Unido po Hall. Nandoon po ang aking aking tahanan at nandoon po ang aking sakahan. Napakalayo po ng lugar niyo, Tay, pero parang hindi naman ganun nahuhuli kasi parang hindi ka magugutom dyan, Tay. Sa mga napag-usapan natin nung nakaraan, lahat may tinadip ka. Siguradong hindi ka magugutom. Manoy, gano'n kayo kalayo sa airport ng Panglao? More than 100 kilometers away po, ma'am. Kasi nandito po kami sa norte dulong bahagi ng Bohol. At saka yung airport ay doon po sa Panglao Island, malapit po sa siyudad ng Tagbilaran. Mga 1 hour and 20 minutes. Kung maganda ang karsada. Maganda naman ang karsada sa Bohol. Yung pagbiyahe namin dito, ma'am, average speed lang po. 3 hours po. Malayo. Kasan nyo? 1 hour mo? 3 hours? Ini-imagine yung kasi. Yung average speed lang po. Kala niya tiplex eh. Ini-imagine ko pa naman. Anyway, mga magsasaka, bihira namang lumuwas yan. At sa balita ko nga sa vlog nitong si Manoy Jose, pinupuntahan nga siya ng mga maggugulay. Hindi na niya kailangan biyahe sa bayan ng kanyang mga ani. Di ho ba? Pwede na tayo. Kaya maganda yung guest natin ngayon, magiging inspirasyon ng mga magsasaka, inspirasyon din ng mga gustong pumasok sa pagnenegosyo ng gulay. Tsaka dapat dapat maraming klase. Si Manong talagang daming klase ang tinatanim niya, kaya siguradong kikita. Sige, kwentuhan mo kami. Kwentuhan mo nga kami, Manoy, ng kung paano ginagawa mo sa iyong saka, bakit napakarami mong ikinatanim. Opo, ma'am. Isa po sa aking project ngayon, ang pagtatanim ng kalabasa. Sa katunayan, binigyan po ako ng maraming buto ng ating Department of Agriculture. Marami pong buto ng kalabasa. So, po ako. Na-pressure po ako na itatanim ko po kasi binigyan tayo. Pero balita ko, Manoy Jose, ang binibigyan lang daw ng mga buto ng BA ay yung mga na-recognize at mga ulirang magsasaka. Balita ko, multi-awarded ka. Opo, ma'am. Kasi congrats. mayroon pa po isang binigay sa akin, yun pong drip irrigation system po, ma'am. Rinig mo yung kasi ano yung sa aking blog, ha? Hindi ko naman yun naghangad, pero talagang sinisirti tayo at binigyan tayo. So mayroon na po yun, naka-establish na sa aking farm. So isa po sa aking tatanim ngayon ay ang pagtanim ng kalabasa. Ang area po na aking tataniman ay ang palayan ko po, kasi yung area ko po ay patag na patag at nakapaligid po ang aking palayan. So, right after pagka-harvest ng aking palay, tatanim ako kaagad ng kalabasa. So, ihanda ko po ang mga buto, pasisibulon ko yung gagawin kong seedling, ilagay ko po sa bagging, yung pong sistema ko po na ibabagging ko po sa pamagitan ng dahon ng saging. So, talagang kitang-kita na po ang kalabasa, itatanim ko na po pagka tapos maani po ang aking palay. Manong, dito kasi sa amin, mostly ang kalabasa sinatanim sa upland, no? Ibig sabihin doon sa mga bundok na area. Ngayon ko lang na pwede pala sa rice field, no? Doon sa after taniman ng rice. So, palay. So, ilan days ang niyo sa kalabasa doon sa rice field? Opo, sir. Yun pong dalawang buwan, sir, ay talagang pwede-pwede na tayong mag-harvest. Kasi yung kalabasa ngayon ay tinitinda nila yung ini-slice po sa gulayan, yung pong sari-sari na po. So, isa pong sangkap ang kalabasa. So, yun po sa gulayan, sa palengke, ay parang kulang-kulang po yung recipe nila.
yung component po ng paggawa nila ng sere-sere, kailangan po nila ang kalabasa. So, yun pong hindi masyadong matured, no? Kasi yung matured na kalabasa ay matigas yun hiwain. So, gustong-gusto nila yung katamtaman ang kanyang maturity, no? Para po malambot hiwain. At saka gustong-gusto ng mamimili. So, madali na po tayo makapira ng kalabasa kasi pwedeng-pwede nating unahin sa pag-harvest at ano, gustong-gusto na naman ng mga nagtitinda sa palengke. Pero yung hindi naman natin mabinta, pwedeng-pwedeng patatagalin natin kasi yung kalabasa ay pwede naman nating i-stock. So, yun lang sangkap sa paggawa ng sari-sari. Yun lang po ang inuuna natin kasi nag-order po sila sa atin. Yun po binibigay natin. So, ang ibig mong sabihin eh, mas gusto mong itinatanim ang kalabasa kasi walang problema rin sa storage, hindi agad nasisira, at saka mabilis ibenta. And ang tanong ko naman, magmula sa paboritong tanong, ano, magmula sa pagkatanim, gaano ilang araw bago ka umani? Opo, tamang-tama i-stored, yun pong nasa full maturity po, yung nandidilaw na ang kanyang kulay. Yung nandidilaw na kasi nag-umpisa yun sa kalabasa, green pa rin. So, yun pong ginagamit sa paggawa ng sari-sari. Pero yung kinakailangan ng iba, yun pong tamang-tama ang kanyang maturity. Yun pong nandidilaw na siya. So, pwedeng-pwede po natin i-store, i-stack na natin ito ng matagal. So mga dalawa at kalahating buwan mula ng sumibol, pwede na tayo mag-harvest. Installment na po ng pag-harvest natin. So, yung iba, yung mga maliliit pa, andyan lang muna. Ganun naman katagal. Isa hanggang dalawang buwan. 2.5 months magha-harvest na. So yung tawag nito, yung fruit season naman niya, gano'ng katagal? At tatagal po yun, mga sobra 3 buwan o hanggang 4. Andyan pa rin ang kalabasa natin. Pag maganda yung pagkaalaga natin, tuloy-tuloy pa rin itong nagbubunga. Baka ilang harvest po pagka ganun? Marami po, ma'am. Marami po yung pag-harvest natin. So, kasi yung pag-harvest natin, yun lang pong matured ang kukunin natin. So, yung iba, iwan lang muna dito. Hayaan nating lumalaki. Uunahan ko si Casenda doon sa paboritong niyang tanong. Paano mo naman inaalagaan habang lumalaki? Paano mo inaalagaan ang kalabasa? Okay, mga pataba. Po, yung kalabasa, yung area po natin ay sa nasasabi ko na ay palayan 'yon. So, 'yon pang paghanda natin sa lupa. No, paghanda natin sa lupa, kailangan araruhin natin ng maayos. 'Yon pong paggawa natin ng kama. Along the line na kailangan yung sa dulo ng kama natin ay makalabas yung tubig pag mayroong ulan. Yung maraming ulan, kailangan pagkatapos ng ulan ay alis na ang tubig kasi nakagawa tayo ng mga kanal at sa mga drain out na area. So isa po yon sa paghanda natin sa lupa. So gagamit pa rin tayo ng organikong pataba. Yun pong basal fertilizer natin galing sa dumi ng manok, dumi ng kalabaw, at saka nabubulok na dayami. No? Ginagamit rin natin yung as pang foundation. So isa pa po sa magpaganda sa tubo ng ating kalabasa, yun pong paglalagay ng mulching na dayami ng palay. O anumang pwede diyan na mga damo. Yung iba, gumamit sila ng kugon, aanihin nila yung kugon, tapos i-cover nila sa area na tinataniman ng kalabasa. Sa atin naman, mayroon tayong maraming dayami. So, yun pong ilalagay natin na cover sa lupa. Para po, yung dehydration sa lupa, yung pagkatuyo sa lupa ay hindi masyadong mabilis. At sa yun pong tubig na dinidilig natin ay hindi madaling matuyo. No? So, maganda yun. Para po maganda ang tubo ng ating kalabasa. So, yun pong manual pollination po, ma'am, ay kailangan yun. Yun pong bulaklak, yun pong bulaklak na babae at sa kalalaki ay ano natin, yung pollen niya ay ilalagay natin sa babae. Yung manual pollination ay
kailangan po yon kasi kailangan ma-fertilize kaagad yung bulaklak para po madali siyang magawang bunga. So isa po yon sa kinakailangan. Pero pag marami ng bulaklak at saka marami ng mga pollinators gaya ng bubuyog, hindi na kailangan kasi marami ng mga bulaklak na lalaki, no? So sila nang bahala doon. Yun pong pinakaumpisa, kailangan yun ng hand-to-hand pollination. Isa po yun sa ginagawa natin. Kasi hindi tayo gagawa ng tawag nating paraan. Hand-to-hand pollination o paraan. Hindi tutuloy yung babae na bulaklak. No? Narinig mo yun, Ami? Isa yun sa kinailangan. Yan pala ang learnings of the day. Hindi ko alam na merong pollination at merong hand-to-hand kasendo pollination ng mga flowers ng squash through the years. ako po hindi ko alam na merong babae at lalaki ang yun nga. Yun pong lalaki na bulaklak, mayroon pong matulis. Gaya ng lalaki. So, yung babae, mayroon pong nakaganyan. So, ilalagay malapad natin na yung lalaki. Para sigurado na ma-fertilize yung bunga niya. Ikaw kaya kasi, siguro, alam mo ba yon? Kaya siguro yung mga yung mga kalabasa na sa upland kasi yung bubuyog di ba? Pusang-pusang yung popolinate. Yung sa rice field, walang masyadong bubuyog di ba? So, siguro kaya marami na sa upland. Opo, parang maganda pala, beekeeping ka, tapos magtanim ka ng kalabasa. Para yung upuyog mo na alaga, yun na rin yung kakainin nila. Kasi ako po, tapos nagagala yung kalabasa mo. Natural lang nagagala-gala, bees daw yung inaasahan nila. Pero may tanong pa akong isa, Manoy Jose, yan bang pag papalaki ng kalabasa, nilalagay din ba yan sa yung, di ba, gumagapang? Naghahanda ka rin ba ng parang balag sa amin sa Tagalog? Balag? Yung akyatan? Akyatan. Hindi na po, ma'am. Kasi iba yung sa, iba yung kalabasa kaysa upo, no? Kasi yung bahin ng kalabasa, yung bagon, yung bahin ng kalabasa ay mayroong lalabas sa bawat node. Ano ba yung node? Bawat buko. Bawat buko, mayroong lalabas na ugat. Mayroong lalabas na ugat yan. No, na pumunta sa lupa, kakapit sa lupa. Doon tayo naglalagay ng kaunting abono para po mabilis siya. Yan sa bawat buko o sa node. No? Yan na ito naglalagay na kan. So pag iangat natin siya, makatutulong naman yun. Paano yun kakapit yung sa kailangan niya ng lupa? So, yan. Sa lupa natin pagkakapangin. So yun pong mulching natin, na layami ng palay, ay nakatutulong yon sa ng fertilizer, no? Para hindi naman matutuyo ang lupa. Isa yon. Pero nagdidilig pa rin tayo. So tuwing nag-umpisa pa tayo, manual na yung pagdidilig natin. Pero kung lalakas na ang init, nagpa-flooding naman tayo. So sa kanalan tayo, ipadadaan natin ng tubig. Mayroon tayong water pump. So doon ang tubig natin kasi yung kalabasa natin, paminsan pag mainit na mainit, kailangan niya ng maraming tubig o tamang-tamang basa sa lupa. Pero pag mayroong ulan na darating, maswerte tayo kasi tuwing Mayo o paminsan sa Abril, mayroon pa rin ulan. So diyan tayo nakakuha ng maraming bunga sa ating kalabasa pag sinabayan ng blessings na ulan panahon ng tag-init. So habang lumalaki siya, Manoy Jose, ano naman ang mga challenge mo bukod dyan sa maaaring umulan, maaring kulangin ng araw, ano pa yung mga challenge? May mga insekto bang na-memorovision ng kalabasa? O mga sakit po. Mayroon pa rin yung orange beetle, ma'am. Yung orange beetle,
kailangan nating papatayin yun kasi mabilis yun kumain sa dahon na bulaklak nating kalabasa. So yun pa rin aphids. Yun pa rin aphids na sinasabi ko sa pagtatanim natin ng ibang tanim natin, gaya ng pakwan, mayroon pa rin. So nag-spray pa rin tayo tuwing nag-umpisa pa siyang tumubo. So yung practice ko po, tatlong beses bawat linggo, tamang-tama na yun na makakontrol sa insekto. Tamang-tama na yun, tatlong beses. So pag malaki na ang kalabasa natin, hindi na tayo nag-spray. Pag marami na siya. Yun lang ang crucial. Kasi sa umpisa lang, sa umpisa kasi hindi pa masyadong malakas yung resistensya nating kalabasa pag maliit pa siya. So kailangan spray pa rin tayo para wala yung mga insekto at saka mga fungal disease. So yung ginamit natin, combination, insecticide, fungicide at saka foliar fertilizer para isang gawaan lang. So hindi naman masyadong marami yung magastos natin kasi kakaunti man lang itira natin. So yung pag-apply natin ay paitaas po kasi nakatakip yung dahon sa kalabasa. Siguradahin natin pailalim yung tira natin para po yung insekto nakatago sa dahon ng kalabasa para po siguradong mapatay po natin. So tatlong beses lang po, okay na yan sa ating pagtatanim ng kalabasa. Tatlong beses na tayo mag-spray. Tamang-tama na yan, ma'am. Pero yung tubig po natin, tingnan lang po natin tuwing tanghaling tapat kasi parang antukin po ang dahon ng ating kalabasa pag nakukulangan ng tubig. So mag-ano tayo at dagdag tayo ng maraming tubig. So sa akin, mayroon tayong hose, mayroon tayong mga drum. So doon kami nagtulong-tulong sa pagdilig. No? Hindi naman madaling matuyo kasi mayroon pong nakatakip na dayami ng palay. So hindi tayo nagamit ng plastic mulching kasi iba naman yung kalabasa natin, pagapang yon. So kailangan yung nakakontak siya sa lupa. Yung sinasabi ni Doc Cora, yung kalabasa na malaki, no? Yung sa US, yung ginagamit sa November 1. Ang pin! November 1. Oh, ang pin! Ayun, Manny Jose, gano'ng kalaki? Ilang kilo yung pinakamalaki mong naani sa experience mo ng pagkakalabasa? Opo. Mayroon namang mga malalaking variety, ma'am. Pero sa bintahan sa palingke, yung average size pa rin ang mabilis mabinta. Yun which po, is 5 kilo, 4 na kilo, 3 laki kilo. Din dun, kasi affordable yun. kasi affordable ng mamimili, ma'am. O magkano ang benta? Kasi consumer natin dito, mas gusto yung maliliit. Ayaw nila yung malalaki. Oo. Magkano ang bentahan per kilo? Sa ngayon, ma'am, sa ngayon medyo bababa ng konti, andyan lang sa 40. Yung bili ng yung galing sa pagsasaka, andyan lang sa 25 hanggang 30. So yung binta doon sa palengke, andyan sa 40. Pero yung nakaraang buwan, yung pong mga New Year, mahal, 70 ang kilo, 60 andyan lang, 60 70 ang kilo sa palengke. Yung bili naman nila sa magsasaka, andyan sa 40-45 po. Parang ang baba pa rin ng bilis sa magsasaka. Parang kayo yung napagod. Alala, napaisip lang ako. Pero, Tatay Jose, ano po yung variety ng tanim nyo? Ano pong klase? Kasi parang alam ko, meron silang tinatawag na Bella F1 saka Suprema. Ano po ba pinagkaiba nun? Opo. Noong maliit pa ako, ma'am, yun pong sikat na variety, yun pong Imelda. Okay. Meron sikat na variety noon na Imelda. Oh. Pero ngayon, may sikat na variety ngayon, yun pong Suprema. Anong difference? Yung Suprema po, ma'am, ay mainam, stock ng matagal. Yun pong nakikita ng mga nagtitinda sa palengke. So yung binigay sa akin ng coordinator natin sa DE, sabi niya, Suprema pa yan. Ito, okay, tanong ko yan. Mm-hmm. So, Suprema ang maganda ngayon. So, yung bila naman, okay naman yung ibang mga variety. Pero dyan lang sa palengke, minsan may hinahanap ang mga nagtitinda. So, dyan lang. Pero may kamahalan ng konti yung Suprema at saka out of stock paminsan-minsan. Ba? So, out of stock paminsan. So,
yung itatanim ko ngayon, at sana makita nyo pag na-establish na, Suprema yun. Yung green ba yun o yung medyo yellowish? Pag mature na po sir ay yellow po siya, yellow. Ah, yellow. Orange talaga. Orange. Pati yung balat, niya, opo, magiging yellowish. Yung laman orange niya, ta, orange. Orange po. All year round ang pero pag-ani yung ng kalabasa, ay ang pagtatanim ng kalabasa, di ba? Yeah. Opo ma'am, kung hanggang kailan mo gusto magtanim, talagang tutuloy yun. Depende lang yung sa pag-alaga natin. No? Mm-hmm. Hindi yung naghanap ng panahon. Mm-hmm. Pag ano yung farmers, pag nagsisikap siya magtanim, ay talagang bubunga yun. Kaya ma, pero maswerte tayo dito sa Pilipinas eh. Di ba? Ang daming pwedeng itam na. Basta masipag lang. Mm-hmm. Kailangan masipag yung atin na magsasaka talaga. Yes po. Daming ang haba na lupain natin, ang lawak eh. Pwede. Kaya maganda nga itong napagbibigyan tayo nito si Manoy Jose eh. Sana ma-encourage natin yung mga Pilipino sa probinsya na lalong magtanim. Eh, ang kalabasa, magkano lang naman ang buto, di ba, no? Mura lang yun. Mood buto, tapos konting hukay-hukay. Oo. Oh, yes, well, o seedlings mo na tinatanim? Tinatransplant mo na lang? Yung pong sa akin, ma'am, ay bit na patubo ko muna yung buto. Para po, paglipat ko, makamintin ako ng tamang-tamang distansya, yung equal distance. Uh-oh. At saka, sure na bawat hill ay talagang mayroong mabubuhay na kalabasa. So, nagkagawa muna ako ng bagging. Yung napakita ko sa aking mga video, yung bagging na dahon ng saging. Hindi ba nagkakaproblema naman sa mga daga? Hindi ka ba nananakawan, gano'n? Ay, hindi po ma'am, nag-ano tayo. Ini-sprayhan natin ang paamoy, no? Right after pagtanim natin, ini-sprayhan natin para mawala maano 'yun. Yung hindi lalapit yung mga daga. Mm. No? Kasi sayang naman pagtanim natin kakainin lang ng snail. Exactly, 'yun. So, 'yun. Oh, 'yun po. 'Yun. Suso. Oh, suso. Oh. Mayroon anticipated na niya. Oh. So pag naka-apply tayo ng pesticide na iba na yung amoy sa ating kalabasa na tine-transplant, so hindi na nila gagalawin 'yon kasi iba na ang amoy. Opo. Ayun, Tay. Puputulin ko muna, maganda tong kwentuhan natin eh. Pero sa ating pagbabalik, ano po ba yung mga do's and don'ts, yung mga dapat at hindi dapat gawin sa pagtatanim ng kalabasa? Pag-usapan po natin yan. Saka, Doc and Casendo, yung health benefits, sabi ni kasi sa akin, kampalinaw daw ng mata, hanggang dun lang ba? Pag-usapan po natin. Ito po ang agree ako dyan. Nagbabalik po ang Agria Padal. Tatay Jose, tinanong kita, ano ba yung mga do's and don'ts sa pagtatanim po ng kalabasa? Saka ano ba yung health benefit nito para sa atin? Yung health benefit naman sa kalabasa, ma'am, siguro yung vitamin E na pang vitamins para po sa ating mata. No? Yes, kasi yan. Lagi yan po yung sinasabi na nakatatanda na pag hindi ka masyadong matalas yung pananaw mo, kain kayo ng maraming kalabasa. Ako, yun ang kailangan ko. Ako din. Hindi, ako pala sa edad lang kaya. Di ba, turo sa turo ng mga parents natin nung bata tayo, kailangan kumain ng vegetable, especially ang kalabasa para sa kalabasa. Eyesight. Talagang maganda daw yan pagdating sa ating mga bata, pampalinaw talaga. Bukod sa napakaganda pa siyang source ng protein, di ba? Kahit ginisang kalabasa lang at kanin, okay na okay. Ulam na siya. Lalo na kapag matamis. Di ba ginagawa ng ano yan? Ukoy ba yun? Tawag na. Tama ba yun? Okoy.
Masarap yun. Nasusaw mo sa suka. Ginagrind, ginagrind. Ihahalo sa maliliit na hipon. Ganon. Ah, yes. Okay. Yung isa naman, parang ginagawang bola-bola. Di ba? Aba, mas marami pa alam si Kasendo sa akin. Ako hindi ko alam. Alam ko lang ginigisa sa inuulam eh. Hindi, ginagawang bola-bola. Sarap. Pinamat. Tumukan nyo. Ah, okay. Oh. Sige, sa bahay parang, lang. Parang spitball. Yeah, parang spitball, yeah. Oo. Sige nga, masubukan nga natin. Nung high school po ako, nung naranasan ko yan. Okay, sige. Mamaya mag-share din sana si Manoy Jose ng mga ano, mga putahing kalabasa. Putahe, yeah. Sa buhol. Ano po, may paborito yung luto ng kalabasa, Tatay Jose? Ah, yung ano, yung gusto natin sa kalabasa, yung po ginataan. Yun, ginataan. Oh, ginataan. Oh, sarap yun, sarap. Hahaluan ng sitaw sa kanang seafoods. Yeah. Oh, tapos lalagyan natin ng ano, toyo. Ah, may toyo. Wow. 'Yun ang pampaalam. Oh, mayroon toyo. Toyo kaya daing. Oh, para po 'yun pong pangtimpla na niya. Pangtimpla na. Ako nagutom ako. Mukhang alam mo, Amy, yun ha, ginagawa nyo din dyan sa Nueva Ecija. Ah, opo, opo. Masarap magluto kalaba. Yung nanay. Nilalagyan pala ng tuyo o kaya daing. Pagawa ko nga yan. Yan. Okay. Pero, ano po yung mga dapat tandaan, yung mga do's and don'ts sa pagtatanim po ng kalabasa? Opo, ma'am. So, yung ano, parang hindi kayo, hindi masyado binigyan ng halaga ng magsasaka, yun pong pagpipili ng buto. Minsan, nagre-recycle sila sa buto ng kalabasa po, ma'am. Lalo na pag nagtatanim kayo ng hybrid variety, ay huwag mo na kayong mag-recycle. So, yung na-harvest nyo, huwag kayong magkuha dyan. No? Bibili lang kayo pag hybrid yung variety nyo. Pero pag inbred, pwede pa rin nakukuha kayo. Pero mas mainam na bibili na lang tayo sa mga agribit supply na andyan yung mga variety. Kasi sa nasubukan ko, iba talaga ang production ng ano, yung mga popular variety, ma'am. Mas ano, mas productive po 'yun. So, iwasan natin yung mag-recycle ng buto. So, yung location site po natin, ma'am, pag mayroon kayong site na 100% yung full shine, mas mainam na doon tayo. So, pag mayroong nakaharang diyan na puno, so iwasan muna natin. Kasi po, ang kinakailangan ng ating kalabasa ay ang init ng araw. So pag mayroong nakatakip na anino ng kahoy, huwag muna nating itanim doon kasi nag-iba ang performance sa ating kalabasa sa kanyang paggagawa ng bunga. Iwasan natin yon. So sa pagtatanim ng kalabasa, lalo na pag taginip, kailangan mayroon tayong sariling supply ng tubig. No? Kasi pag kukuha pa tayo ng tubig sa kapitbahay, baka mag-iba ng tingin nila sa atin. Basa natin nun. Talagang may sarili tayong supply ng tubig. So, yun pong iba siguro, ma'am, yung baguhan pa lang, mas mainam na magtatanong sila sa nangunguna kung ano bang ginagawa nila para po hindi sila maghinti sa kanilang pagtatanong. Opo. Tatay Jose, gano'n ka na po katagal nagtatanim ng kalabasa? Matagal na po, ma'am. As early 90s, nagtatanim na po tayo. Bago ka naging magsasaka, Manoy Jose, ano yung trabaho mo? Bago nag-1990. Noon po, ma'am, nagtatrabaho tayo sa tagbilaran ng isang hotel. Nakapag-aral din tayo ng isang kurso. Tapos, pag-uwi natin sa bayan, sayang naman nating lupa natin at yung mga kapatid ko po ay puro nagtatrabaho sa ibang lugar. Mm-hmm. So, doon na lang ako sa kasama sa aking mga magulang kasi wala namang gumagawa sa aming mga lupain. So, doon na lang ako minuhos kong aking panahon sa paggagawa sa aming sakrahan. At sa palagay ko, mas malakas ka pang kumita kaysa sa mga kapatid mo na nagtatrabaho. Sa pagsasaka, ma'am, mas enjoy ako dito sa pagsasaka. Alam mo, Dok Cora, kasi
Opo, ini-encourage po talaga ngayon na mag-crop rotation kasi daw mas tumataba daw yung lupa. And based dun sa mga kwento sa atin at sinishare sa atin ni Tatay Jose, lalo na yung sa pag-organic, yung galing tayo sa Pakwan, pagtanim niya ng palay niya, matabang-mataba na yung lupa niya kasi napuno na siya ng organic. Parang oo nga, no? Yung crop rotation, maganda din yung dinudulot po. Yeah. Kailangan natin kasi ano eh pabuhayin din ang lupa. So kasi ang organic hindi siya masyadong malakas sa nutrient, pero yung soil conditioning maganda 'yon. Kaya kailangan intercrop talaga tayo. And para at least gumanda ulit yung lupa natin. At isipin mo nawili na nang nawili si Manoy Jose ha since 1990, kumbaga 30 years na siya, di ba? 30 years na siya. Buti sa kanilang pamilya, siya'y nakaisip magsaka. Dahil pamilya niya, lahat dumadayo ng work sa ibang lugar. Opo. Parang makikita ko na-addict si Tatay Jose sa pagtatanim. Malakas kumita yan, Amy. Malakas kumita yan. Ang mga magsasaka opo, natin. Opo, kaya pwede. And to think na dinadayo siya ng mga maminili, di ba? So, wala siyang problema sa pagbibiyahin ng mga paninid. Tatay Jose, ito yung labas naman sa kalabasa. Ikaw ay nakuha bilang local farm technician po, no? Paano po kayo naging local farm technician? Saka, curious lang po ako. Ilang videos na po ba na-upload nyo dito sa YouTube? Umabot ng 6,000. Kailan po kayo nagsimula? Nagsimula po ako, ma'am, noong nakaraang taon. Yung nag-umpisa pa po ang COVID. Oh. 20. Ah, dahil sa pandemic, hindi na siya umaalis. Oh, nag-umpisa kami first week ng Enero po, ma'am. First week. So, pagdating ng Enero, ngayong taon, nakatanggap tayo ng unang sahod. Unang sahod sa YouTube. Maliit lang. Pero talagang naniwala naman ako lalo siyang na-inspired na talagang totoo pala itong YouTube, no? Kasi yung tinitingnan ko po yung ATM ko walang laman, pagkasunod na araw mayroon na pala. So binigay nila sa akin. Di lalo siyang na-inspired na mag-upload. Dollar. O, di ba? Congrats 6,000 na subscribers. Subscribers ba? Galing. Congratulations. So ngayon, ma'am, weekly po ang uploading. Weekly uploading. So, ilang minutes kada upload? Yun pong content, ma'am. Yung tinignan lang ko po yung content na maunawaan ng mga viewers ko po. Halimbawa, sa ating pagtatanim, paminsan, matataas na konti kasi dapat natin kompletuhon yung informasyon. Yung tataas ng konti, about ng 20 minutes, pero mayroon namang iba na higit sa 10 minutes lang kasi kumpleto na yung informasyon. So, hanggang dyan lang. Pero may isang video po ako na abot ng isang oras kasi sa pagtatanim ng palaya, hindi ito biro, so kailangan tataasan natin para kumpleto maunawaan ng magsasaka kung ano ang dapat niyang gawin. So abot ng isang oras yung isang video ko sa Ampalaya. So ito po ang ating highest pinakamaraming view video, ah. Ma'am, yung Ampalaya po natin. Ay, di marami nang nag-a-advertise din sa YouTube mo. Meron na yan. Congratulations and more power. Yes. Kaya ako din po talagang pinilit na makontakt si Tatay Jose kasi nakita ko, grabe, ang galing po niya. At kitang-kita din naman sa ating pag-interview sa kanya, sa pagsagot niya, kitang-kita po yung experience. At saka, alam niyo po, parang kwentuhan lang talaga pero natututo ka. Sana makabakunan na tayo tsaka para makapasyal na tayo. Oo, ma'am. Pupuntahan ka namin dyan, Manoy Jose, ha? Mamaya na, pag wala ng COVID. Yes. Welcome kayo sa amin. Pupunta tayo sa Panglao. Kaya, Manila ka eh.
Pagka nga lumalabas ako, pinapagalitan ako ng mga bata. Eh. Tapos yung mga anak ko, takot lumabas. Tapos ako pa yung lumalabas. Kaya mag-ingat, mag-ingat tayo. Ako, ingat po kayo. Pero ngayon, ibang usapan na yan. Pero tayo na, bago tayo magmakas, ayun po ang encouragement niyo po para sa mga gustong magkalabasan. Okay, so yun pong mga magsasaka na gusto magkalabasa, dapat nilang manawaan nga talagang ang kalabasa ay kinakailangan ng ating mga consumer, no? Kasi yun pong mga recipe natin, lalo na yung mga average family lang po, ay talagang naghahanap sila ng kalabasa. So yung mga recipe sa bawat bahay, talagang mabilis po ang pangangailangan niya ng kalabasa. So dapat lahat na magsasaka ay magtanim tayo ng kalabasa at tayo rin ang unang kakain ng ating tanim na kalabasa, no? Yun po mga anak nila, tuturuan nila ang kumain ng kalabasa para po magiging malusog. So yung iba pa diyan na gusto magtanim ng kalabasa, so inimbitahan ko sila na tatanim man nila ang kanilang lupain, lalo na po yun po may palayan, kasi marami na po na nagtatanim ngayon. So sa mga kaibigan ko, nagiging kwentuhan na namin itong pagtatanim ng kalabasa, lalo na sa area natin sa Palayan. So talagang malaki itong hanap buhay. Malaki itong hanap buhay para po sa mga taong gustong-gustong magtanim sa magtanim ng kalabasa. So, sana po ay itong pagkukwento natin ay abot ito sa ating mga kamagsasaka, at sabay-sabay po tayo magtanim ng iba pang mga pananim para po tayo magkaroon ng sapat na pagkakitaan sa ating at healthy, sa ating pamilya. At healthy, pamilya, oh. At healthy pagkain, di ba? Malusog, yes, na pagkain sa pagkainan. Opo. Well said. Maraming salamat po. Isa po kayong inspirasyon. Marami po talagang natututo dun sa sa videos niya. Hindi naman po yung naabot ng 6,000, di ba, Doktor? Sobrang informative. At ako po ay galing sa production. Kudos po. Napakaganda po ng inyong presentation po sa inyong videos. Maraming salamat po. Yes. Okay, maraming salamat. Ang dami na naman natutunan. Nag-enjoy na naman tayo sa kwentuhan. Overtime. Okay, maraming salamat po, ma'am. At sana po, abangan nyo ang iba ko pang mga video, kasi nagbigay ito sa akin ng inspirasyon na magtatanim pa ng iba't ibang pananim sa aking sakahan. Maraming salamat sa inyong lahat po. Okay, salamat, Manong. Doktora. And Kasen, thank you din po. Hanggang sa susunod po sa ating mga manonood. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan.